Nananawagan ako na ideklara na sa lalong madaling panahon ng state of emergency. Alright, share out po mga kababayan. Panatin natin isang mapagpalang araw sa ating lahat. At Senator Amy Marcos ay hindi makapagpigil at nanawagan ito na magdeklara ng state of emergency sa buong probinsya ng Negros Oriental. Kailangan umanong matigil at mahuli itong mga ito. Hindi lamang ang mga hitman o yung pumatay dito kay Gobernador Digamo bagkos yung bumayad na at nagutos para ipagawa ang krimi na ito. Sana sa lalong madaling panahon sundan umano ang pagnanais ng buong probinsya na mag-declare ng state of emergency as soon as possible, at nanawagan din siya na umano'y marinig sana umano at pagbigyan ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang kanyang kagustuhan at kagustuhan ng probinsya ng Negros Oriental na umano'y magdeklara ng state of emergency, mga kababayan po natin. At kaugnay po dyan ay nagsalita rin siya dito sa mga media, kaugnay sa plano, at syempre naikwento niya rin kung gaano kabait umano itong si Governor Ruel Digamo at ang kanyang intensyon na makatulong po dito sa kanyang mga constituents, at pati yung pakikipaglaban niya sa mga makakaliwang grupo, mga kababayan po natin. Sa pinalangga ko nga si Governor Ruel, masyadong masakit sa damdamin itong nangyari, at malungkot na malungkot ako dahil katulad ng buong Negros Oriental, minamahal natin si Ruel. Matagal ko siyang kasama nung gobernador kami. At naaalala ko na siya talaga ang nag-initiate ng maraming bagay. It was a curious friendship and an unexpected one. I didn't expect to have so much in common with somebody from Negros Oriental. But we were all governors at the same time. So it came to pass that during the period that we were together in the Governors League, Governor Ruel made a great contribution of initiating the local peace talks with the NPA through President Duterte at that time. I was also fighting for more investment in agriculture, and similarly, Governor Ruel was very, very concerned about fisheries and the restoration of the old fisheries code under my father. So I was fully aware also of the difficulties he had in the last election. And I'm very, very sad about the outcome. We even ended up, because we kept recruiting Mayor Janice, in the same party. So we were always nationalistas together. This is really unfortunate because for me, this is not the first time, as we know, already a diehard up-and-coming Marcos loyalist in Aparri, Cagayan, Vice Mayor Romel Alameda, was also shot on February 19. So this is the second high-profile political assassination. We are also fully aware that already four former mayors and one ex-vice mayor were also killed. Fortunately, Governor Bombit Adjong escaped the ambush, but four of his men died. In February also, I recall I went to the League of Mayors meeting in Manila Hotel. Thereafter, I heard that Mayor Otto Montawal of Maguindanao was ambushed but escaped. This upsurge of violence and lawlessness in our country has to be put to end immediately, And now we are looking forward to the barangay polls in October. At huwag naman magkaubusan ng kapitan. Alam na natin na sa January 26, napatay si Barangay Kapitan Ali Manangka at apat ng kanyang pamilya sa Siraway, Zamboanga del Norte. Sunod-sunod po yan, noong January 31, Kapitan Abubakar Abdul ng Barangay Polok, Parang, Maguindanao. Marami pang kapitan
yan ang binabantaan at alam natin na sunod-sunod, huwag naman tuloy-tuloy yan at ubusin lahat ng politiko by October. Ang pinipili pa nila, katulad ni Gobernador Roel, eh yung magagaling na tunay na public servant. Kaya so yun nga mga kababayan, ano, nakakalungkot lang talaga, ano. So mismo galing na sa bibig ni Senator Aimee Marcos na sunod-sunod na ang pagpas lang mga kababayan po natin sa ilang government official po natin. At ayon nga sa kanya, kagaya ni Gobernador Ruel Digamo, ito daw ay mga mabubuting public servant, mga kababayan po natin. So kung mabuti ka, ibig sabihin marami kang sindikato na talagang masasagasaan, lalo na sa usapang yan, NFA, sa usapan ng droga. So isa yan na minsan sa mga rason, na siyempre hindi mawala itong mga kompetensya mo sa Falitex, mga kababayan po natin. So kaugnay nga sinasabi ni Senator Aimee Marcos, ha, na sunod-sunod na ang pagpas lang sa ilang politiko, may tanong lang po natin mga kababayan po natin, ano na ang ginagawa ng administrasyon? Ano na ang ginagawa ng ating kapulisan na action? Ano nang ginagawa ni DILG Secretary Abalos? Bakit nabanggit na nga ni Senator Aimee Marcos na sunod-sunod na? Bakit may naitutumba pa rin? Ito ba lahat na sinasabi ni Senator Aimee Marcos ay na-resolve na? Nabigyan na ba ng hustisya ang mga pamilya ng ilang kababayan po natin na nabiktima? Kagaya ng sinasabi ni Senator Aimee Marcos, mga kababayan po natin, ang mga sinasabi niya ay mga high profiles. High profiles na mga politiko. Ganon, na itumba. May mga gwardiya, may mga police escort, pero pilit pa rin na tinutumba, mga kababayan po natin. Paano na lang itong mga ordinaryong tao, trabahante, negosyante, na may gustong magpatumba sa kanila, na walang, hindi nila kayang dipensahan ang kanilang sarili, na pag-initan, may kaaway. So gano'n na lang kadali. Baka kailangan natin yung mas marami pang police visibility sa lahat na area. Huwag natin hayaan yung mga kapulisan po natin ay natutulog na lang sa presento, natutulog na lang sa kanilang police car. Baka kailangan naman magmando ni PNP Chief Asorin na magtrabaho kayo, magbantay kayo bilang police. Kasi unang-una, sinasawra naman kayo ng taong bayan para gawin ang inyong trabaho. Ipakita nyo yung police visibility. Actually, hindi na po natin nakikita yan. Nababawasan ang police visibility simula nung umupo si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Mga kababayan po natin. So, iba kasi ang sinasabi natin na kapag yung mga namumuno dito sa PNPDILG, hindi na sila kailangan utusan ng ating Pangulo. Sila na mismo, pangunahan na nila kung ano yung gagawin. Bantayan ng taong bayan, mga kababayan po natin. Ano? So hindi naman sinasabi natin na kapag magbantay sila ay hindi na ito mangyayari. Ang inaano lang po natin, kapag matapang itong namumuno sa DILG, matapang itong namumuno sa PNP, ibig sabihin matakot itong mga kriminal sa paggawa ng anumang criminal activities, mga kababayan po natin. Talagang masama ang loob ko. Nananawagan ako na ideklara na sa lalong madaling panahon ng state of emergency sa entero probinsya ng Negros Oriental. Kailangan matigil at mahuli itong mga ito. Hindi lamang yung mga hitmen o yung pumatay, kundi yung mga mastermind, yung mga paymaster nila, at sino man ang nag-conspire para mangyari ito. So sana sa lalong madaling panahon, sundan na natin ang pagnanais ng buong probinsya and declare a state of emergency as soon as possible. Last night, I made certain that Vice Governor Guido Reyes, who is in Manila for medical treatment, was sworn in by Secretary Benher Abalos as the governor so that there will be no vacuum in the position or vacuum in the power. The first board member will also be sworn in thereafter as vice governor. In the meantime, I am encouraging everyone to undertake the investigations. It is going to be very tricky, as we know very well. Sana mag-cooperate na lamang ang mga nahuli
nabuhay pa. Kasi kitang-kita naman ang ebidensya, naka-army boots pa, pareho pa ang suot, hindi pa nagpapalit. So ang investigasyon, dahil sundalo ito dati, mahirap kung iisang pangkat. So we call upon the NBI who are here in any case. Already, as we know, the regional office of the NBI is here to investigate Isabong, which has never stopped in this province, even if it has been prohibited by two consecutive administrations. So, isa pala dyan, mga kababayan po natin, na sinasabi ni Senator Amy Marcos ang dahilan ay ang Isabong. Ganun po ba? Yung ibig sabihin ni Senator Amy Marcos, mga kababayan po natin. At alam po natin na itong Isabong ay ito ay talagang negosyo ng mga TVs, mga kababayan po natin. At ang TVs naman, sila naman yung mahigpit na rival nitong si Governor Digamo, mga kababayan po natin. So ibig sabihin, posible ba? Ito katanungan na mga kababayan po natin kasi nabanggit na mismo ni Senator Amy Marcos itong Isabong at nabanggit na rin ni DILG Secretary Abalos ang kaugnay sa sinasabi niyang posibleng politics issue ang dahilan sa pagpaslang dito kay Governor Digamo. We are also calling on the CIDG of the police as well as the NICA to assist us in the investigation. Let us leave no stone unturned, no culprits unpunished. This cannot go unpunished, and the perpetrators of this heinous crime, barbaric as it is and cowardly, should be punished at the soonest possible time. Yes, sir. Senator? Yes. Sino yung magde-declare ng emergency? Yes, nananawagan ako at sana ma-convince natin na si Presidente magdeklara na itong enterong probinsya. Kasi kailangan ni-lockdown yung probinsya. Kailangan walang makatakas, walang lumipad, walang sumakay ng barko. Dapat mahuli talaga lahat yan. Hindi lamang yung mga pumisil ng baril, kundi pati yung mga nagbayad sa kanila kung sino ang gumawa ng karumalduman na krimen to. Nagang politika dito at wala naman kasing ibang kalaban si Governor Ruel Digamo. Kilala naman natin ang pagkatao noon, simpleng tao, tunay na ama ng pamilya at ng probinsya. Wala naman siyang kaaway kundi sa politika lamang. Ayan, linawin po natin mga kababayan na itong si Governor Digamo ay talagang close ito sa pamilya Marcos, mga kababayan po natin. Kaya ganito na lang naapektuhan ang pamilya Marcos, lalo na ito si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hinamon niya nga itong mga kriminal na umano'y sumuko na dahil wala naman silang mapupuntahan. Kaya talagang imamanhunt sila. Ayan na ngayong mandato ng ating Pangulo. At syempre, itong Senator Amy Marcos. Mga kababayan po natin, bilang matagal na Marcos loyalista itong pamilya Digamo, mga kababayan po natin. So ngayon, ang sinasabi nga ni Senator Amy Marcos ay politika. Politika o mano yung number one na rason na kung bakit pinapaslang ito si Gobernador Digamo, mga kababayan po natin. At nabanggit niya rin itong Isabong, at ang Isabong naman, ang may hawak nito, itong pamilya Tibis. At ang Tibis na ito, ito rin yung kakompetensya niya o rival dito sa isyu ng politika sa Negros Oriental, mga kababayan po natin. So doon pa lang, malinaw na nakikita po natin kung sino na yung primary suspect, mga kababayan po natin. Kasi ayon nga kay Abalos, politiko din ang rason. Senator Amy Marcos, politika din ang rason. So malinaw, mga kababayan po natin, na dito pa lang alam na po natin kung sino yung talagang gusto nilang ilalockdown at hindi papayagan na makaalis dito sa bayan ng Negros Oriental, mga kababayan po natin. So kaugnay po sa karagdagang update, kaugnay sa kaso na ito, sa pagpaslang nga kay Gobernador Digamo, subaybayan nyo po dito sa ating channel. Tuloy-tuloy po natin i-update yan kung anumang development, mga kababayan po natin. Kaugnay sa mga nahuling suspect,
I-update natin maya-maya lang konti pag makuha natin yung mga source po natin. Maraming salamat. This is your host, Way Creation. Alam.